Matteo! Wait, wait, wait. Tara na. Sa loob. Uy! Uy! Tigil! Uy! Uy! Tigil! Uy! Ate Isay! Si Dulce! Ang saya-saya! Kompleto na mga kardinal na babae. Siyempre, sino pa bang uunahin ko kundi ang paborito kong Isay. Dito ngayon. Lahat tayo may kasalanan. Lahat kami may pagkakamali tulad mo. Pero itong pamilyang ito, walang sukdulan. Yun yun eh. Pamilya tayo. Kasama ko dun. Talisa kang kardinal. Ako pa yung baliw dito? O kayo? Gusto nyo pang isa-isahin ko lahat ng mga naging kasalanan ko sa inyo? Sa'yo, Lucas. Nilibing na kita ng buhay. Pati yung nanay mo, munti ko nang saksain sa leeg. At kung hindi ako hinahabol ng mga pulis dun sa construction site, malamang-lamang nabangga ako na si Coralyn. At ikaw, Connor, kinadena na kita at tinapon kita sa lawa. Pero buhay ka pa rin. Isa ka pa, Lorenzo. Ang nanay mo, munti ko ng pera-perasuhin. Kahit na puro kabutihin yung pinapakita niya para sa akin. Parang ikaw, wala kang ibang ginawa para sa akin, Isagani, kung hindi alagay ako sa tamang landas. Kahit na lagi kitang binibigyan ng sakit ng loob, nandiyan ka pa rin para sa akin. Kahit na binunggo kita ng binunggo hanggang sa matapon ka dun sa bangin, nandito ka pa rin. At ikaw, muntik na kitang patayin. Lahat ng masasamang salita, narinig mo na mula sa akin. Pinagtabuyan kita, hindi kita nirespeto. At higit sa lahat, tinulungan ko si Catalina at Menandro para papagsakin ka.
Ngayon, sabihin mo nga sa akin, kaya mo pa rin ba akong tanggapin bilang anak mo? Kaya niyo pa rin ba akong i-welcome dito sa pamilya ninyo? Na pagkatapos ang lahat ng ginawa ko, mapapatawad niyo pa rin ako. Anak, huwag ka malapit. Kahit ilang beses, mapapatawad kita. Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, hindi matutumbas ano ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit ilang beses kang magkamali o madapa, paulit-ulit kitang itatayo. Tatay mo ko, Matteo. Hindi kita susukuan kahit kailan. Kahit paulit-ulit mo kong saktan, paulit-ulit din kitang uunawain at patatawarin. Matteo, anak kita, hindi kita kayang hindi mahalin. Sasayangin mo ng lahat ng pagmamahal mo para sa akin. At kung hindi ako mawawala sa buhay ninyo, paulit-ulit ko na lang kayong sasaktan. Kaya ako na lang. Dahil ayoko umabot sa araw na isa sa inyo mapapatay ko. Kaya ako na lang. Mag-isa. Dito na kami, oh. Kasama mo na kami. Yung pamilya mo. Kami lalaban para sa'yo. Sa tabi mo. Tama na. Naintindihan ko na yung nakita sa'yo ni Isagani. Kaya mo pang magbago. Matayo, magnanakaw ako noon. Tinarget ko yung buong pamilya natin. Pero kahit gaano ako kagago, hindi ako sinukuha ni Papa. Ng mga kapatid natin, binigyan nila ako ng pagkakataong ayusin ang buhay ko. Kaya hindi ko na ipagdadamot sa iyo yun. Hindi madali magbago, Matteo. Mahirap. Sobrang nasaktan ko silang lahat nung tinalikuran ko yung pagiging kardinal ko. Naging kriminal ako, Matteo. Pero pinatawad pa rin nila ako. Pinapatawad kita, Matteo. Pinapatawad kita sa lahat. Matteo, inaamin ko. Galit na galit ako sa'yo. Alam nila lahat to. Dahil hindi ko matanggap kung paano mo nagagawang sakta ng sarili mong pamilya. Pero wala akong karapat ang husgahan ka. Dahil ako mismo sinubukan kong wasakin ang pamilyang to. Pero kahit gaano pa kalaki yung kasalanan ko sa kanila, ito sila. Tinanggap nila akong buong-buo. Dahil ganun ang pamilya, marunong magpatawad. Kaya patawarin mo ang sarili mo. Ngayon, humihingi ako sa iyo ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Hindi ako naging mabuting kapatid sa iyo. Patawarin mo ako, Matteo. Patawarin mo ako, patawarin mo yung sarili mo. Anak, huwag mo nang kargahin yan. Kalimutan na natin ang lahat. Matteo, that is all in the past. Lahat ng tao nagkakamali. Pero lahat din ng tao may karapatan sa isa pang pagkakataon. Nandito na kami ngayon. Hindi mo na kailangan lumaban mag-isa. Kasama mo na kami. Ang pamilya mo. Matteo, we will never give up on you. Kaya tulungan mo naman kami. Tulungan ka. Anak, pinatawad ka na namin. Patawarin mo na ang sarili mo. Pasensya na, Tay.
Tay, pasensya ka na, Tay. Patawarin mo ako. Tagal-sakit ang pinatawad, anak. Excited na excited ka na? Hindi eh. Oh, hindi lang excited. Excited na excited. Ay nako, alam mo mahal. Palaki na ng palaki yung pamilya natin, ano? Yes. Biruin mo, 5 years lang. Ang dami na nangyari. Oo. Eh, hindi na nga tayo yata naubusan ng mga okasyon eh. Kasi yung merong baby shower. Nandiyan ang binyag. O, pagkatapos na yun, kasalan. Exactly. Nagpapasalamat talaga ako. I think, natupad na lahat ng pangarap ng ating mga anak. Oo nga. Isa na lang ang iniintay ko talaga eh. Yung mabuo na yung pamilya natin. Malapit na yan. Alam mo, mahal. Talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos na sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pinagdaanan natin, nandiyan ka lagi sa tabi ko, kasama ko, sa pagtawa, kahit sa pag-iyak. Ako naman, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit kailan talagang pinaglaban mo ang kaligayahan ng pamilya natin. Siyempre naman, mahal na mahal ko kasi kayo. Mahal na mahal kita. Oh! Malulukot ang damit natin. Ay, oo nga, ako rin. Mag-umpisa ng kasal. Let's okay, go. Time na. Marami anak natin dyan, ah. Ha, ilan ba yung balak mo? 5. Basketball team. Sa bagay, eh, nagawa nga natin mag-alaga ng isang buong foundation, eh. Masaya naman tayo. Kahit saan naman masaya ako, eh. Basta kasama kita. Hmm.
can't believe. Ang bilis talaga ng panahon. Kulang pa nga yan eh. Madadagdagan pa yan. Siguradong dadami ang apo natin eh. Siguro nga. Kaya nga dahil ang laki-laki ng bahay natin, we can fit them all. Oo nga, no? Alam mo, papasalamat ako eh na sa dinami-dami ng pinagdaanan nating bagyo, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Matibay, matatag, makatayo. Just like you and I. Oo nga. Parang pamilya rin natin. Pero malapit na. Malapit na. Malapit nang mabuo ang pamilya natin. Oh, Matteo. Ikaw lang ang kakilala kong pasyente na nasa rehab. Bukod sa graduate ka, itumutulong ka pa rin. Di ka ba napapagod? Tay, kayang-kaya naman po. Ako, Mang Mario. Mamimiss mo naman si Matteo pag umalis dito, ano? Mas gusto ko siyang nasa labas. Ayaw ko na siyang bumalik dito. Ako, Matteo. I just want to commend you na napakaraming tulong na ibigay mo dito sa rehab na to. For sharing your testimony sa mga pasyente rito who are struggling with addiction, depression, at personality disorders. Isa kang inspirasyon. Eh, kung sarili ko lang po yung inasahan ko, sigurado po ako hindi po ako magbabago. Pero dahil sa pamilya ko, hindi po nila ako sinukuan. I'm happy for you, Matteo. Sulit na sulit ang pagmamahal ng pamilya mo sa'yo. Isa kang inspirasyon. Para sa'yo. Kain na ho tayo. Sarap to. Dito ni Lupita. Kayo na lang. Ma. Come on. Ngayon lang tayo kakain na magkasama. Hindi nyo kailangan gawin to para sa akin. Lalong-lalo na ikaw. Hindi nyo kailangan maging mabait. Hindi mo kailangan magpakaanak. Dahil kahit kailan, hindi ako naging nanay sa'yo. Huwag mong isiping may utang na naloob ka sa akin. Ako nga itong napakaraming utang sa'yo. Ma, kung kabutihan lang ang basihan ng pagmamahal, hindi ako pinagtiyagaan ni Papa nung loko-loko pa ako. At tulad mo, ang dami ko rin naging supply sa buhay. Pero ito yung pagmamahal eh. Tulungan ka, suportahan ka, at hindi ka susukuan hanggang sa maging okay ka. Yan ang tinuro sa akin ng mga Cardinal. Ang asawa ko. At yun din ang gusto kong ibigay sa inyo.
mabuti na lang kay Roman ka nagmana, hindi sa akin. Pita, kapag itong anak ko ay nagloko sa'yo, patukan mo ng malupit, ha? Halika, kumain na tayo. Saan niya? Ang usap-usapan, marami siyang nabiktima at nargabyado. Pati anak niya nakulong. Kaya ayan, walang dumadalo. Nakarma. Ano ka ba? Pagdasal na lang natin yung tao. Magbago pa. Sana nga. At sana tahimik na rin yung buhay ng mga taong ginuno niya. So, ganun din yung gusto kong mangyari dito sa Coco Beer. Ang maging number one siya. I need a different strategy. Ayusin natin to, tutukan natin to. Kaya natin to. Yes. Salamat. Heart, since it's Asian countries naman yung target natin, bakit hindi natin i-translate into different local languages yung tagline ng Coco Beer? Pero may affinity naman yung Asian customers natin. That's it! Localized and translated tagline. Ang galing talaga ng asawa ko. Ano ba ang swerte-swerte ko sa'yo, ha? Bukas sa bukas, sabihin natin yung staff. May focus group discussion ako with Isai. Isasabihin ko na rin yung sa bagong product ng distillery. Okay. Uno! You wanna play with daddy? Huh? Yes! Teka. Paano yung meeting mo with the PR? Yung EA ko na yung bahala doon. But for now, it's dada time! Who wants to go to the park? Huh? Me! Okay! Let's go! Bumblebee? Let's go! What? Teka lang, want Bumblebee? Di ba natin nadali yung bike? Huwag na ako yan! Ano? Ano na nangyari sa kliyente mong si Mr. Nepomuceno? Ayun. Sinigurado akong bantay-sarado yung kumpanya niya. Timbog ang kahit sinong gusto magnakaw sa kanya. Alaya mo yun, no? Ganun yung papel natin sa buhay noon. Ngayon, batas na ang siniservisyohan natin.
ikaw head ng security company, ako ahente sa law enforcement. Pero isa sa pinakagusto kong papel ngayon ay pagiging asawa mo. Ah, kasama. Nakausap ko na si Lorenzo. Na pagkasunduan ng pamilya ko, na isoli sa inyo ang lupang pinaghirapan ninyo. Dapat lang, dahil kayo naging buhay at dugo ng Asyenda Cardinal. Kaya sa inyo na ang lupang to, lupang pinaghirapan ninyo, magsinakan ninyo ng mga pamilya ninyo. Hindi lahat ng tao katulad yung mga Cardinal, Isagani. Maraming salamat. Asahan mong tutupad kami sa kasunduan natin. Kami ng mga kasama ko ang muling bubuhay sa distillery ninyo, Cardinal. Kayo ni Isay, napakalaki na naitulong nyo sa co-op namin. Pati kami may bahay, ay may hanap buhay na rin. Kaya pagpasensya nyo konting salo-salo na inihanda po namin. Maraming salamat, mga kasama. Basta kahit anong mangyari, mga kasama, sama-sama tayo. Sama-sama tayong uunlad. Sige na, kumain na tayo. Oh, galing, ayan ang pala hinihintay mo. Uy! Naku! Baba mo nga! Kinukonsente mo yung bata. Aba, siyempre, kasi alam niya, kahit anong mangyari, sasaluhin siya ni tatay. Sandali, may surpresa ako sa'yo. Kasama. Surpresa ako sa'yo. Ganyan-ganyan suot ni nanay nang pinasal kami. Okay, nanay? Ay, si nanay. Siya ang reyna ng buhay ko. Mga kasama, kumain na kayo. Sige na, kumain na kayo. Sama ko sa mga na, baby. Pwede ka na. Tatagalin mo na daw. Kamusta? May surpresa din ako sa'yo. May surpresa eh. Pero kailangan ayusin mo muna yung tumba-tumba. Yung duyan. Tsaka yung kuna. Pati yung... another... yung... ano ibig mo masabihin? Magiging ate na si Gracia. Nagpa-check up ako kanina. Totoo. Teka na. Sandali ah. Baka naman sakali... baka naman Isagani Junior na yan. Di kaya. Paano kung hindi pa rin? Hayaan mo. Kung babae man yan, di magiging dalawa ng reyna ng kupran. Magiging ate ka na! Shopping ako. Bait-bait naman ang anak ko. Oo naman. Hoy, Lorenzo. Next week ko na ikakapit yung mga CCTV sa resort, ah. Tapos sa susunod na linggo nilang sa destilleria. Bukas na natin pag-usapan niya, Connor. Ang pag-usapan natin ngayon, eh kailan ba talaga kay bubuo ni Lupita? Oh! Ano? Teka lang, anak? Hoy, wait lang, ah. Teka lang. Sa ngayon, kasya na kami sa mga anak niyo at sa anak ni Isay at Isagani. Okay na muna kami doon. May parating pa nga, eh. Akala nga namin, milagro na si Gracia. Pero ito ulit, hindi namin alam dadating. A child is always a blessing, and that's another blessing sa pamilya natin. Pero syempre, iba pa rin ang blessing pag galing kay Lupita. Yeah! Hoy, huwag kang mangdamay. Sa ngayon, happy akong maging greatest tita. Akala ko happy na makasama ko. Ay, na! Ayun o, si Coralyn muna. Ah, ikaw-upsal pa lang po namin. Tsaka nag-enjoy po kami ni galing magdahilan. Uy, ano ba kayo? Ito si Connor at Lupita. At itong dalawang bunso natin eh. Nag-enjoy pa sa isa't isa. Huwag niyong madaliin. Yan. Ay, parating na sila. Thank you.
Matteo. Dad. Welcome back. Good to have you, anak. Good to have you back. It's good to be back, Dad. Namiss kita. Namiss ka namin lahat. Tita. Welcome home. Thank you po, Tita. Nalabas na rin. Tayo. Lorenzo. Welcome home, brother. Salamat. Lucas. Lupita. Kumusta? Group hug! So, Wando, ako lang ba yung walang partner dito? Si Aling Marta! Of course, Aling Marta! Marta, walang partner! Gusto ko lang malaman ninyo na itong sandaling ito, yung nararamdaman ko, hindi nyo mahuhulaan. Puno-puno yung puso ko ng yung saya, kaligayahan, nag-uumapaw dahil magkaroon ng mahabang panahon, pagkatapos ng kung ano-ano nang nangyari, kung ano-ano pinagdaanan natin sa wakas. Nandito na si Matteo. Kumpleto na tayo. Isang buong pamilya na tayo ngayon. Una, ang Cardinal. Isa para sa lahat. Lahat para sa isa. Walang sukuan. Cardinal! Napakaganda ng samahan namin. Masarap ka trabaho ang mga kasama para kaming isang pamilya. Very challenging. Alam mo naman ang trabaho natin. It's not just an action series. It's all big scenes every day. First time kong tumalun sa tubig. Ganong katindi yung action. Yung talagang may sabugan, may nagbabarilan. It's my first time to portray a gray character. For me, that's my biggest accomplishment. Siguro yung death scene ng mommy ko. Para sa akin yung pinaka-memorable na eksena sa character ko na si Matteo. Yung most recent ko, which I'm very proud of, kinuha ko yung bomba kay Lupita kasi doon na naibuhos lahat ng emosyon na hindi naparamdang sa isa't isa. Kung pinaka nagustuhan kong eksena, to be able to act Ronaldo Valdez again. Nung nalaman ko na anak niya ako, nung sumama ako siya, nagpabait sa akin. Kahit na veteran actors na yung mga ka-eksena namin, hindi namin na-feel na sobrang baba namin. Tito Efren pa lang, Miss Osang. Everyone was so giving and so open to sharing their experiences with someone who's a new actor like me. You get to adapt also, and I think that's one of the important things. Is sa industriya na to, dapat marunong tayo maging flexible. Super dami kong natutunan, lalo na kay Miss Yu. Hindi lang sa pag-acting, pero sa life. Nandun lagi yung unspoken na camaraderie ba, na parang susuportahan yung isa't isa kahit anong mangyari. Para kaming one big family, mamimiss ko sila kasi appreciative naman sila eh. Acting is a career. We have to do our best, never be tired, because every shot you do could be your last shot.